Palpak nga itong si Patrick Beverly, mga idol, sa kanyang naging planong gawin sa team ng Lakers. Pero bago natin pag-usapan yan, ay ito muna ngang nilabas ng NBA ng mga finalists pagdating nga sa awards this season. Sa MVP, umpisaan natin, mga idol, kung saan nandiyan si Giannis, Embiid at si Jokic. At si Jokic, mga idol, ang frontrunner dyan. Para naman sa 6-man, si Brogdon, si Portis at Quickly, kung saan pinangunguna sila ni Manuel Quickly. Para naman sa Defensive Player of the Year, si Jaren Jackson Jr., si Brook Lopez, pati na rin si Evan Mobley, at ang Cavs player na si Mobley ang nangunguna dyan, mga idol. Sa Rookie of the Year, pinangunguna ni Paolo Banchero number 1, sunod si Kessler, pati na rin si Jalen Williams. Sa Most Improved, si Jalen Bronson, SGA at si Lauri Markkanen, mga idol, kung saan si SGA nga dyan ang frontrunner na manalo. Para naman sa mga coaches, si Mike Brown, si Mark Daigneault at si Joe Mazzulla ang nangunguna sa mga coaches of the year. And obviously, mga idol, lahat tayo ay iba-iba nga ang opinion, ang posisyon patungkol sa sino dapat ang manalo ng MVP, Rookie at Defensive Player of the Year. Kaya naman, komento nyo, mga idol, ang inyong sariling listahan kung sa tingin nyo sino ang mananalo sa MVP, Rookie of the Year, Defensive Player of the Year at iba pang mga awards. Komento nyo lamang yung mga idol sa ating comment section. At ngayon nga ipag-usapan na natin ang palpak na balak ni Patrick Beverly na gawin niya nga sa team ng Lakers. Well, I think alam ko na, mga idol, na alam nyo na sinabi nga ni Patrick Beverly na knocked them out of the playoffs nung ma-interview nga siya nung gusto niyang gawin daw sa kanyang former team na Lakers. Ever since nga siya na matrade siya papunta sa Orlando na Wave at nag-sign sa Chicago Bulls. Well, mga idol, hindi nga nakatakas sa pang-totrol ito si Patrick Beverly mula sa mga Lakers fans na talaga namang inabangan ang pagkalaglag nga ni Patrick Beverly out of the playoffs matapos nga ng kanyang naunang pagyayabang dito nga sa team ng LA Lakers. Well, nakakuha siya ng bawi nung first game na pag-aarap nila at talagang inaser pa si LeBron. Pero nga, mga idol, eto ngayon. After ng play-in matchup nga nila against sa Miami Heat ay talo na itong Chicago Bulls, laglag na itong ang sila Patrick Beverly sa playoffs. At hindi nga siya nakatakas, mga idol, sa pang-to-troll ng LA Lakers fans at isa na nga dito ang nagsabi na itong si Patrick Beverly woke up feeling dangerous. 0 points nga daw, 0 out of 4 shooting at meron nga daw 27 minutes of cardio na ginawa itong si Patrick Beverly sa labang ito. Isa pang pangasar ng Lakers fans, Pat Bev said he was gonna send the Lakers home. Now he is on his way to Cancun. Ibig sabihin, lugar ng bakasyonan, mga idol. Kumbaga Boracay dito sa atin sa Pilipinas. Isa pa dyan, mga idol. Hey, Pat Bev, my bro, you're going to Cancun. Bye-bye nga raw. At alam nyo ba, hindi lamang mga Lakers fans ang nangasar ng totrol dito kay Pat Bev dahil matapos nga ng panalo nila laban sa Toronto Raptors, sinabi ni Patrick Beverly, I know they were trash. Yan ang pagpapatungkol niya sa Raptors. At mga idol, ngayong laglag na itong si Pat Bev at ang Bulls, hindi na rin pinalampas ng oportunidad ng mga Raptors fan na mangasar nga rin kay Patrick Beverly. So it's not a good day para nga dito kay Pat Bev. Ngayong talo na nga sila sa play-in tournament, laglag, naasar pa nga ng mga Lakers fans, ng mga Raptors fans at pati na nga rin ng ibang mga fans na talaga namang mainit at kumukulo ang dugo dito kay Patrick Beverly.